Hindi ko na po talaga natiis na hindi sabihin yung nangyari kay Maong Marie. Anak, bakit kamis ka ng miss call sa akin? How are you? Kasi po, Maong Marie, naglalaro po kami ni Ate Ika. Tapos bigla ko po, bigla po ito nangyari sa kanya. Nag-positive si Ate Ika sa pregnancy test. At dalawang beses pa po kasi yun. Una nag-PT po, positive siya. Pangalawa ng negative, kaya nag-PT ulit as positive. Tapos kanina, nagalit siya kasi ba't yung pupusto ko rin yung PT? Pinicturean ko po ng mami Lisa. Alam mo ito ng mami mo? Hindi pa mo alam ng mami. Sorry. Wala kang pinagsabihan? Sana po. Alam na ati ka mo yan. Nakita niya. Opo, hindi po kami nagpapansin na ngayon. Last na usap namin, magkaaway kami. Dahil hindi niya sa akin sinasabi. Isend mo yun sa messenger ko, ha? Okay po. Pahinga ka na. Sige na. Kapatid. Tawagin mo na lang sila. This calls for a family meeting. May aminin ka pa kaya na? Wala naman po. Okay. Pabilisan lang tayo para makauwi, makatulog na lahat. Okay. May aminin ka pa eh? Wala. May aminin ka? Wala. Sure? Papi, may aminin? Wala. Naamin ko na lahat ah. Okay. Pero niya may aminin? Wala. Ika Joy, may aminin? Oh, hindi ka makareact. Ano? Meron ba kami kailangan malaman, Ika Joy? May aaminin ka ba, Ika Joy? Nagpipigil ako! Sabihin mo na! Nagtataka lang po talaga ako kasi ayaw po talaga sumagot ni Ate Ika sa lahat ng tanong namin. Nahiblad ako. Salita ka na, Ika Joy. Andyan si Tony. Pasensya na kapatid. Hindi kita gustong ma-stress. Buntis ka, Vicente. Hindi ako nagpa-ano ng ganitong klaseng meeting ng hindi talaga importante. Natahimik ako na natutulala. Parang ang daming sinasabi ng utak ko, gulo-gulo siya. Saan mo nangyayari? Yun lang. Magulang kayo, hindi kayo dapat tinatanga. Ano? Umiiyak ka, Tyronia. Ba't kayo umiiyak? May kailangan ka aminin. Wala kang aminin sa mami mo? Sa akin, inamin mo? Oh, hindi para sa'yo manggaling. Ika, Joy. Mukhang titig na lang ganyan, kinang ina ka. Paano ba namang hindi tataas yung emosyon ko? Menor de edad. May aminin ka ba? Sabihin mo, tumingin ka sa mata. Straight ayo kay Tony, kay Vicente, nandito sa harap ng Toro family. Ayan oh. Kung wala lang 'yon, hindi ka magre-react ng ganyan na itsura mong ano. Makikita ko yung sungay mo, ha. Aminin mo na. Wala pa kay Tony. Kung ayaw mo siya tandi kasi tayo niya napasalitain niyo. Sinara niya napasalitain niyo. Ano nangyari? Ano kasi, Bobby, naglalaro lang po kami. So, pinakita po kami PT sa'yo. Tapos, hindi ako yun, mami. Gusto ko po itry lang namin mag-PT. Tapos, si Ate Ika, biglang nag-positive yung una niya. Tapos, nag-negative siya. Tapos, nag-positive niya ulit. Tapos, kanina nag-away po talaga kami while tulog ka. So, hindi kami nagpapansin at kanina kaya ayaw niya daw isumbong sa'yo. Tapos takot na takot siya isumbong kay Mama Marie. Pero sinumbong kay Mama Marie. Ayun, Mami, yun. Tinay lang po namin at kanina. Tatlong beses kayo nag-ulit. Opo. Yung isa, positive, tapos negative, tapos positive. Lahat yan, si Ika. Opo. Asan yun sa'yo? Wala, Mami, negative po. Tinapot ko na po ang ganyan sa'kin. So, hindi ka nag-error? Opo, Mami, for fun lang naman po kasi talaga hindi. Kasi, Mami, sobrang dami mo pong PT na tira.
Ikinakalikot namin yung gamit mo kanina. I mean, ako po talaga yun. Oh, positive ka pala, Ikay. Buntis ka? Yung totoo. Hindi ka buntis. May ginagawa ka ba? Wala kang ginagawa para buntis ka. Eh, ba't nagpa-positive yung test mo? Baka error to. Kasi nag-negative eh. Hindi mo alam, Mami. Kasi pwede, di ba po sa itin po? Kaya hindi ko po alam yung i-react ko po ngayon. Why do you look so guilty, Ika, kung wala ka namang ginagawang masama? Ba't hindi ka nagsasalita kung sinasabi mong wala kang ginawa? Ango lang o, ganun lang o. Ano yun? Hindi ko nakikita sa iyo yung reaction. Hindi po, hindi ko po alam kung bakit ganito. Hindi ko po alam. Eh, mali po yan. Kahit magpa-check up pa tayo ganito. Bakit walang ganun kung wala kang ginagawang masama? Hindi. Magpa-check up tayo. Magpa-check up tayo. Wala pa siya sinasabi, kapatid. Wala pang any word na lumalabas sa bibig niya. O, ikaw magsalita ka. Kahit minor ka, may boses ka. Anong masasabi mo sa nangyari? Hindi. Nasalita ka na kasi walang mag, ano, walang ibang tuturong sa'yo. Hindi, tayo-tayo lang din. Ano ba yun? Anak. Mga tao talaga ngayon, no? Manggagaling pa talaga sa taong di mo ini-expect. Hindi, ano? Hindi mo ihi yan. O ihi mo yan. Ihi niyo yun, Mami. Kasama ko po siya sa CR eh. Sabi mo sa iyo, paras kayo umihi sa ganun. Opo, Mami. Paras o ano yung hindi? Hindi ano? Kanina ko lang pinitura kasi kanina, Mami. Ginawa niya na yung PD. Asa yung mga PD na yan? Nasa kanya po. Ayaw niya po, sabi ko, tinatanong ko sa kanya. Takot po siya isumbo ko kayo ako ba rin. Sabi niya sa iba, kapastis ka daw po. Eh, bakit po? Tinatago niya po yung piti kanina. Doon po kami nagtalo, bakit ka? Bakit natatakot ka magano, magsabi sa amin? Asa yung mga piti na yan, Ika? O, ba't andun? Kunin mo. At tingin. Baka sinulatan niyo lang. Sige po, Bobby. Pero bakit siya natatakot ng tanong? Ginagano siya po kanina para nabakuha yung PD, sabi niya sa kanina po. Ay, lagi tayo may sige eh. Ayaw niyo ang ano, ayaw niyo pakita sa'yo na. Po, nakita ko na po. Tapos pinicture ako po siya na mabilisan. Ayun, ngayon dito. O, yan, clear, dalawa. Clear na. Clear, dalawa. Dalawa positive isang negative. Di ba ganito error to? Pero kasi mas lamang yung positive mo kaysa dun sa... Ibig sabihin dalawang beses nag-error? Hindi ko alam. Kasi ganito rin ako nun. Eh di ba ate, sabay tayo nagkaroon? Kailan ka nagkaroon? Sabay lang po kami. Kailan? Sabay po kami nung nakaroon. Wait lang, chiti ko yan. Sir, baka yung naregla yun? Malakas ba? Niregla ka ba? Hindi kaya po tangay na may nalalaglag o ano? Spotting or Thursday po kami nagkaroon. May dubo kayo nakita? Wala po. Wala lang, sinabi lang. Meron siya. Kasi nangingi po ako. So wala ka nakita napkin na tinapon niya? O kaya huwag kang magsabi ng ano. Sabay po kami na gano'n. So wala ka nakita napkin talaga niya? Baka nagsisigaw ulit. Dagdag ka pa ng kwento pa eh, para mas magulo. Hindi salitang tapos yun. Hindi pwede gano'n. So nagkaroon ka nga nung kasabay nila pa eh? Yung totoo. Saan ang tanongin mo? Huwag si Pae. Nagkaroon ka ba nung nagkasabay mo sila? Yes or no? Hindi niya masagot. Baka narilito na to. Oh. Ika-joy ano sasabihin sa amin ng lola mo? Ha? Hindi mo ba naisip yun? Tinatry namin yung best namin, hatid sundo ka, walang lusot, may bantay. Tapos ano, may lusot. May ginawa ka bang masama? Oo, hindi. Magtitiwala ako sa'yo, Ika-Joy. Magsalita ka lang. Wala po. Wala kang ginawang masama. Eh bakit ka umiiyak? Paano kung makakita din talagang ano ka? Pregnant ka? Ang gagawin natin? Magmamaangan tayo. Na wala kang ginawang hindi pa dapat gawin ng isang minor. Baka ang error din yung nag-negative. Baka talagang positive yan. Dalawa eh. Mas lamang yung positive mo eh. Hindi, huwag na kayo bumasin. Ipa-check up nyo na.
Nangirap eh. Tatay-tahimik, nasa lobang kulo eh. Hindi pa magsabi itong si Tyrone niya, hindi mo aminin. Sorry, ate, kailangan ko na sabihin kayo pa mabali. Bawal tayo mag-leave sa kapila. Ang naganda ng buhay mo dito, nak. Ba't ganun? Iniisip ko yung lola mo. Umaasa yung lola mo na magiging maayos ka, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Lumaki rin kami sa lola, Ika-Joy. Tapos ano, malalaman niya, ano. Akala ko ba kaya ka nagsisikap para ano, mapagamot mo yung lola mo, magkaroon ka ng trabaho. Hindi mapagamot yung lola niya, wala namang sakit yung lola niya. Pag tumanda. Ate, wala namang sakit yung lola niya, hindi mapagamot. Ate, buti yung mapagamot yung lola niya, hindi wala namang sakit. Pero naiiyak na ako, puta na naman, no? Sorry, ano na ako, wala namang usapang gamot kasi. Kasi pag tumatanda, nagkakasakit. Yun yung tamarating. Wala pa namang sakit nga eh. Ang punto kasi... May sakit agad yung lola niya. Nahi-stress na ako dito. Iyakan, no? Kasi yun yung pangarap niya, yung magkaroon ng trabaho, mapagamot yung lola niya pag may sakit. May wala, may sakit ba ngayon? Wala kang sakit ngayon. In the future, ano, baka mo. Sorry. Alam ko, ginagaan mo na lang yung nararamdaman mo. Pero Ika-Joy, mukha yun, ano, magmukha na lang dito ng ganito. Alam mo, aminin mo na, be. Ano ba totoo, Ika? Hindi ba? Anong hindi? Ano ba yung hindi? Iling ka ng iling eh. Nahihirap santa-santita ka dyan, pero ano? Papi, makasalita ka naman, parang hindi ka naman nabuntis sa 17. Hindi, pero kasi ako, straightforward ako, amin ako kung meron. Kung may ginawa akong kalukuhan. Hindi, mas magandang magaling yan dun sa hindi nabuntis ng maaga. Pero sa bagay, nanay ka, mas magandang ano din. Sige, bahala kayo, puta. Ano nga, ate? Buntis ka po ba? Ba't positive? Ika? Ano sasabihin natin sa lola mo, Ika-Joy? Nag-positive ka na walang ginagawa kasi nag-bike ka, nag-swimming ka sa swimming pool. Yeah, maka immaculate ka. Wala, ayoko na magsalita. Sobrang busy na utak ko. Ang dami ko agad iniisip sa future, sa plano, nasasabihin ng lola mo, ano pag totoo. Hey, doktor, ang family na magsatahay ko. Ako ba siya ako, doktor eh. Pero may side comment kayo. Kasi yung ate ano ko eh, parang mananakit na ako. Andun ako eh. Kanya na magsatahay eh. Kaya na pa akong titimpe eh. Mami ka, Ika, ano ba? May boyfriend ka ba, Ika-Joy? Meron ka ba? Ganitong tanong na lang, meron ka bang invisible boyfriend? Kaya ka na pregnant? Wala. So ano yung totoo? Buntis ka ba o hindi? Ang tahimik talaga ni Ika. Ayaw talagang magsalita, para siyang si Tonyang ko. Tahimik lang sa umpisa. Sige, sige, sige! Lika-lika dito. Kailan ang nasuwi mo to? Eh, yung gusto kong singit kanina pa eh. Kaya ako gumagan eh. Kailan yung huli uwi na ito? Kasi dito, bantay sarado yan eh. Oo, tapos hindi masagot yung sabay ng regla, parang nakisabay lang. Oo. So, ano? Tapos umiiyak ka pa. Umiiyak? Kailan ba yung magagawin yan? Chinat ka sa akin yun. O baka dun sa Noblay. Saan? Pag-uwi. Hindi naman yung makakagalaw dito. Bantay sarado yan. Di doon. Eh. Lagi kasama si Ate Carol, yung yaya. CCTV kwarto. CCTV. May ka-video call ka ba? Ate, mabuntis ka ba sa video call? Eh, o pero ikaw, alam ko may laging tumatawag sa'yo, di ba? Na hindi ko sinasagot yung ano, kung nakikita ko yung set mo, ring. Mga number, lagi mga number. Hindi number. Message mo may pangalan, tsaka IG. Kaya tumatawag sa'yo, mama mo. Kailan ang nasuhi mo? Huy! Kailan ang nasuhi mo? Ano yun? Alis ko? 2 months, 3 months. Umuwi ka, 2 months, 3 months, diba? Umuwi yan? Umuwi siya. Makikita naman yung sa trap. Hindi umuwi din ito parang 2 weeks ago. Tignan ko yung chat. July 11, umuwi siya ka. Pauwi na siya dito. Nagbayad ko ng tuition ito? Hindi pa. Buti. Kasi para siya mag-aaral. Pag sakaling niya. Imamak yan sa school. Ano, papasok siyang pregnant siya? July 9, huling uwi niya. 9? 2? 3 weeks ago? Oh, 3 weeks ago. Ika-Joy. Oo, pangit talaga nauuna yung reaksyon. Kasi putya naman, ayan o. Wala pa tayong confirmation ng doktor, pero kung hindi man totoo yan o hindi, gusto kong malaman mo na ganito magiging reaksyon ng lahat. Kasi basta ako, 2 positive yan, 1 negative, positive yan. Pinaka-confirmation na lang pumunta sa doktor. Pero yung umiiyak ka ng ganyan,
Hindi ka kumikibo, naglalihim ka be. Yan talaga, sa loob ko lo, tay-taymik lang, ganyan. Hindi, tutukan tayo dito kasi lahat naman ng kailangan mo, binibigay. Hindi kasi sa totoo lang, Ika Joy, si Papi natuto na eh. Sana na yung pagkakamali ni Papi, na-apply mo na. Ito niya naman, di ba? Wala kayong gumaya kasi lahat naman dito nagisikap mabigyan ka maayos na buhay. How I wish na sana, di ba? Ganun din ako, na maayos ako, nakapag-aral, maayos future ko ahead of me. Ganun. Eh, pwede si Papi, puro trabaho na. 12 pa lang, 13, no? Walang ganyan na nag-aaral lang. You're living the dream ng most ng mga kabataan ngayon kasi lahat naghihirap na. Alam mo, ekonomiya ngayon, hirap mabuhay. Let alone na mabubuntis kang bumuhay kang bata. Araw-araw ka naman tinatanong, binibigyan ng pagmamahal. Kamusta? Anong nangyari sa school? Sinong kaaway mo? Mahirap ba? More family bonding para hindi ka mag-isip mo na mag-boyfriend. Ligawin yan. Ligawin kasi ganyan, lakad pa lang, tumatalbog-talbog niya. Kasi tinatalbog-talbog niya. O, hindi ka naman kasi maglakad ng ganyan, no? O, ipag-ganon-ganon ka pa eh. Nakita ko yan, pinantahan ko sa school, ganun eh. O, ganun ako. Ano yan? Okay po tayo, ano sinasabi ko talaga sa'yo. Overrated. Babalatan talaga kita. Overrated. Gamit nail cutter. Pacheck na lang tayo sa ano. Sumigip dibdib po kapatid kasi siyempre, alam mo yung ano, future ng, alam mo na, gets mo ako. Kaya, gaya ka kayika, Joy. Ba't may iyak ka? Victim ka din? Hindi na. Ha? Baka sexy, sino kayo pa po na ngayon kung gusto niyang aminin, aminin na po. Kaya nga mama Marie, lagi ko po sinasabi sa kanya, matutupo siya sa pagkakamali ko po eh. Anong pagkakamali mo? Na lagi po ako nagsisinungaling. So alam mo nagsisinungaling siya ngayon? Kasi mami, wala, hindi ko pa alam, baka mamaya pag nagpa-check up pa, na-confirm mo, di lalong sumama yung loob sa'yo ng mga tao, kasi hindi mo sinasabi yung totoo. Pero sa nakikita mo siya, sinungaling siya, hindi? Nagsisinungaling po siya, mami. Tawagin mo akong master. Master ng kasinungalingan. Kaya hindi mo ako mabibilog, Ika. Alam kong nagsisinungaling ka. Mata pa lang eh. May kaya nagsisinungaling si Ika o hindi? May tinatago mo siya. May tinatago? Papi? Sinungaling? May tinatago, oo. Napakadaling i-defend. Kahit mag-tunog defensive ka na, ay hindi, hindi. Kung talagang totoo, ididiin mo yung katotohanan mo. Ididiin mo yun. Kung talagang hindi, alam mo sa sarili mo. Eh, I'm sure kay. Hindi ko lang tatanong yung dalawa. Mukhang naman sa tayo si sinungaling. Madalas kasi kapag ganyan, umiiyak ganyan, tapos hindi nagpapaliwanag. She's not desperate to explain. May ganun din. Ganun kasi, ganun ko na, hindi po talaga, kahit anong mangyari, wala po talaga, ewan ko, magpa-check up tayo. Wala siyang ganun klaseng reaction, based lang sa kung paano ko tanggapin. Kasi pwedeng mali pa rin ako. Pero yung ganyan, usual na yun eh. Ika, ganito, ganyan, ganito, mama, hindi po ganyan, o yun no. Bakit ngayon, ganyan siya? Hindi, sana naman hindi siya gumagano, tayo may nangyari. Sana naman lagi lang siyang ganyan, kung may sinasabi ako sa kanya. Hindi siya, mama, hindi kasi, wala naman siyang ganun. Ilakas niyo. Malay mo, hindi kasi nakakuhin ko to ng ano eh. Iba, hindi kasi, kung bakit ano, ayaw niya sabihin kung if ever buntis man talaga siya, baka mamaya kakilala lang natin yung kabuntis sa kanya, hindi natin alam. Kasi kung bantay sarado naman siya lagi sa bahay, sa school. Para baka sa school? Hindi, ano po, ginapin to conclusion kanina. Possible din po sa school. May nangangalas nga sa school eh. Pwede yun eh. Kilala namin kung sino. Hindi niya lang masabi. Pero mahuhuli ko rin kung sino ang nakabuntis sa'yo, Ika. Tangin na, may nanganak nga sa palengke eh. Si Babi nga nanganak sa sala eh. Ano na, siyempre masisiraan na tayo ng bait kakaisip eh. Kasi kung aamin lang din, hindi na sana nag-iisip yung mga tao dito oh. Wala namang maling sagot, lahat naman tatanggapin, di ba, sa maging ano ka lang, ahalit ka lang. Pero lang namin. Oo. Sa school o dito, ako nga na, pabigat na, nag-anak pa, tinanggap pa rin naman nila ako ah. Tati, sabi mo na lang po ito. Sinong pinaka-nakakausap nito dito na ano, bata sa inyo? Tero niya. Hindi, bakit kay Tero niya? Ako po. Nag-open. Mag-usap na kayong Jensie. Halika, ate. Halika. Usapang Jensie sa Jensie tayo. Kunyari, concern ako. Pero pag nalaman ko talaga yung totoong buntis ka, wala lang, alam ko lang. Sino yung sabi ka? Ano po yung totoo? Pinakabahan ka ba amin sa kanila? Ano po? Hindi po ba talaga? Hindi po. Bakit mo nag-positive? Hindi ko alam. Ngayon, may magtitiwala po ako kung ano sasabihin mo ngayon. Magtitiwala po ako sa'yo. Ano po yung totoo? Nagkaroon ka po ba this man? Hindi ka po nakipag-keme?
Alma ka muna. Eh, syempre, kaya po ganyan. Nagulat silang lahat sa'yo eh. Kailangan lang po namin malaman yung totoo po. Nagkaroon ka po ba this month? Hindi po. Ika, Cam, tingin sa akin. Ika, nagkaroon ka this month? Hindi. Ate, tumingin ka po. Ate, ika, isa pa po ah. Ika. Ano po yung totoo, ate? Ate, tingin ka po sa akin. Gusto mo ba tulungan kita magsabi sa kanila? Ha? Natatakot ka po ba? Nandito naman ako eh. Tulungan po kita. Kung hindi mo po kayo magsalita sa kanila, tutulungan po kita. Ika, tingin sa akin. Nagkaroon ka nun. Sabi mo na sa akin, si Ina. Hindi po ako. Hindi totoo po, ate, ha? Alam mo naman, di ba? Lagi ako nagsisinungaling na papahamak ako. Di ba? Alam mo naman yun eh. Kung ano nangyayari sa akin pag nagsisinungaling ako. Sasabihin mo lang po yung totoo, ate. Diba? Kikita mo naman eh. Diba lagi ko sinasabi sa'yo, matuto ka sa pagkakamali ko. Sasabi ka lang po ng totoo. Hindi mo na alam. Hindi mo po alam kung nagkaroon ka. Ha? Anong hindi mo na alam? Anong hindi mo na alam, ate? Sige na po. Sige na. Sige na po. Sige na mo na. Ano ba? Nag-aalala ka kay Baby Tyrone lagi, di ba? Di ba po? Hindi mo na po yung totoo para hindi na sumama din yung loob ni Mami. Inaantay ka lang din mo na magsabi ka ng totoo. Hindi mo po alam kung kailan ka huling nagkaroon. Ang kailan po? Kailan po? Kailan ko pong malaman. Kasi kung paninindigan mo kung hindi ka talaga buntis, tapos pag nagpa-check up po tayo at nag-positive ka talaga, ano po silang madi-disappoint sa'yo, ate? Kasi tinago mo na nga po. Nagsinungaling ka pa po ng ilang beses. Sinabi mo po sa harap-harapan namin na hindi ka po buntis. Hindi po talaga. Hindi po. Kailan po ang huling mens mo? Hindi po na alam. Hindi mo na alam? Oh, tito. Hindi mo na alam? Huh? Hindi niya na daw po alam kung kailan ang huling mens niya. Hindi niya alam kung kailan ang huling mens niya. Tingin mo lang siya ng huling to? Possible po, Mami, kasi umuwi po siya. Hindi po natin alam kung anong ginagawa niya dun. Hindi naman po natin nababantayan or video call 24/7. Kami, Kai? Oo, may mga balita kasi kung nagiinom si Ika Joy eh. Pag umuwi sa kanila, hindi mo alam kung sino kasama, kung mapagkakatiwalaan ba yung kasama. Yan. Oo, Mami, tsaka ilang beses ko na siyang sinamahan sa kanila, di ba? Yung mga kumukuha ng gamit, susunduin sa bahay nila. Nakikita ko rin yung mga tropa niya. Matropa? Ay, Ika kasi siya. Baby Ika. Malalaki. Narinig ko na, may tumawag na Baby Ika dyan eh. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun eh. Mga Baby Ika, kung shota ba niya or whatever. Tsaka pinakulaliwanan niya saan yung kwarto niya dito. Sabi ko, dito ay nagiinom. Oo, dito sa'yo. Kinukat niya sa'yo? Dito lang sa'yo. Hindi niya lang pinikwento ng buo Mami. Sabi, ano, dito ay nagiinom, ganito, ganyan, pag ano. Dati. Na, ulim masalita. Dati. Nakakapikon talaga? Sabihin mo na, Ika. Magnininang naman ako eh. Sinama ko si Ika kasi, Dok, meron pong dahilan. Doktor, wait lang po. May iano po sana ako. Ilalapit ko din po sana si Ika. Kasi, ang nangyari po kasi sa kanya, naglalaro sila ng Tyrone. Nag-piti-piti sila kasi ang dami. Tapos, sa kanya kasi, may nag-positive. Tapos, may nag-negative. Tapos, may nag-positive. Tapos, hindi na namin ulit-ulit. Sabi nilang, magpa-check na lang tayo sa OB, sabi ni Ate Marie. Pag ganun po, eh, pinatanong namin siya, ano bang meron? Wala naman daw. Walang history? Wala, history and sexual contact? Wala daw po. Gusto ko nga ipa-check, doktore. Macha-check po ba yun? Pag ano pa po siya? Intact? Kasi, pag intact kasi, hindi naman na talaga siya yung parang imagine mo na may flu. Makikita lang natin kung may laceration. Kung fresh yung laceration. Oo. So, pero kung yung may scar, pwede natin salitin. Pero wala siyang penetration before. Wala. Wala ka sexual contact before. Kasi pwede din like, pero every month ka nagkakaroon. Pero minsan delay, di ba sa'yo minsan delay ka din? Oo.
Minsan delay din siya. May ano ba yun? Ganun, oo. Pag sobrang taas minsan ng picos, ganun. Possible tapos, din kaya may picos kasi grabe siyang tumataba. Oo, tsaka pimple, tsaka grabe yung hair mo. Lagay, ano ka bawa? Hindi po. Dito sa may ano. Pero grabe rin kasi mabulbul din po talaga. Ika, kailangan ko sabihin ito. Kasi sinabi niya yung hair daw eh. Mabuhok siya. Pero hindi, ibig sabihin parang ano yung extension dito sa may chan, may hair. Yun. Tapos dito, oh, meron din dito siya, oh. Oo nga. So, saka yung pimples mo, kahit anong treatment. Kahit anong ano, wala po talaga. Kasi minsan kasi yung pipi, dapat 3 minutes lang siya. Pag lumalampas, kahit hindi negative, magpa-positive siya. Minsan ganun pag sobrang concentrated. Ah, eh, hindi ko alam kung gaano sila katagal eh. Binabad niyo ba? Dapat 3 drops lang or 5 drops, tapos binabad niyo. 3 drops, tapos binabad niyo? Ayun. Binabad daw nila. Just to be sure lang, pwede natin silipin kung may laceration for the mommy. Oo nga, yun nga eh. Kung gusto niya, kasi patay. Papatay ko yung pepe mo ha, okay. Yung nahiya sa bigla sa bulbul, hindi sa ano. Every man, if you want, kung syempre, you trust this, your anak eh. Kung makikita naman sa blood test kung talagang pregnant siya o hindi. Mm-hmm. Serum beta HCG yon. So, kunyari, less than 5, hindi siya pregnant. Mayroon po bang test po ngayon dito ng ganun? Meron yan dito, meron yan. Pero bago ako pumunta dun, kahit check lang po muna eh, di ba? Kasi pag nakita mo, ay, intact naman, hindi na po. Hindi na po kailangan, di ba? Mm-hmm. Ang pag ganun, kunyari, pag nag-intact siya, ang mangyayari... Kailangan lang natin na magpa-ultrasound sa puwet. Sa puwet? Oo. Kasi para makita yung polycystic ovaries mo. Para po sa picos niya yun? Oo. Kasi kailangan mo na matreat din. Kasi lalabas yung pimples mo. Dadami yung hair mo. Kaya pala mabulbul ka, ihika, mabuhok ka. Pero pa-check muna, patingin muna na. O ihika muna. O kunyari ka ba, maghuhugas ka lang eh. Uy, sabihin, pwede ka mag-positive sa ano, oo, sa pregnancy test? Oo, sobrang concentrated. Kunwari, sinabi 5 drops lang. Ginawa mo 10, ganun. So, parang overly concentrated. Hindi ko kasi nakita eh. Sila ni Tyrone, naglalaro sila. Naglalaro sila. Ang dami ko kasi... na rin. Kasi at least, alam mo, may problem yung... Yan nga. Kasi umiiyak lang talaga siya. Sinasabi niya lang, hindi po. Oo. Wala po talaga. Eh, siyempre, nakarinig na siya ng mga salta. Kila Mama Marie, kila Papi. Ayan, ganyan. Kaya sabi ko, isasama na lang ito sa next check-up ko. Kawawa naman. Oo. Na-judge ko agad. Sana hindi na siya nag-vlog. Ang dami ko kasing pity. Ang dami ko pity daw. Tapos sabi ni Tyrone niya, ihikay tayo dito, ihikay tayo. Sila-sila lang yon. Hindi ko alam. Tapos si Tyrone niya nagsumbong. Kay Mama Marie. O, check na din pepe mo. Tingnan natin. Basta walang laceration, ha? Walang laceration, walang ginawa. Sigurado ka, ha? Umamin ka na. Mommy. Pwede naman i-cut to. Mami na. Ano bang Tagalog? Penetration. Yung kahit ano lang. Toys. Na toys? May nilalagay ka bang laruan sa pepe mo? Nag-try kayo. Mami! Kailangan ko ito. Kailangan itanong. Oh, sige, magsimula tayo sa may nakalaplapan na. Mami! Oh. May sexual contact lang. May history. On. Wala po. O, sige po. Penetration sa akin. Mm-mm. Okay. Sige. Sige na, ubanto ka. Ito naman ang guardian nito, di ba? Opo. Kailangan ko rin siya ipacheck. Baka kasi yung ano niya. Oo. Kahit anong... Siya. Tsura pa lang. Tiga ka dito. Mas ko, 1,000,000 na nakita ako. Gumagalala. Grabe, Tony. Dami mong anak, ha? Kaya nga po eh. Parang nagmana pa ata sa akin, walang di. Ayun, so, but tas yung pimples na po, kahit parang anong... Parang pills yan. Dayan, makawala yan. Yun nga, so baka ipag-pills ka po ito. Kaso baka tumaba din po. Hindi, kailangan niya mag-exercise para hindi siya sabantan. Nag-exercise din yan minsan, nagsasayaw, nag-volleyball, di ba? Check natin yung thyroid. Yun din po, thyroid. Sige, taas po. Normal lang to, Ate Ika. Sige, hawakan kami mo. Normal lang yan. Pero yung makapal mong buhok kasi, baka nga naman tama, hindi normal. Sige, taas mo. Si Doc lang makakakita. Intact siya. Intact siya? Oh my God, intact pala. Intact ka. Mommy! Mommy! Kailangan ko makita. Mommy! Saan po yung doktora? Ay, oo nga. Intact ka pa.
Ano ka pa, virgin? Nakahinga ako ng maluwag. Intact si Ika, virgin. So proud of you. Oh my God! I'm so proud of you. Proud ako kay Ika, sa totoo lang. Kaya napayakap talaga ako sa kanya. Kasi sa mga kabataan ngayon, iba na eh. Bihira na yung makikita mo na puro. Hindi ko sinasabi na nababawasan ka ng worth kapag nagkamali ka o nawalan ka ng gabay kasi pinagdaanan ko yun. Maaga ako nabuntis, wala akong gabay. Pero para kay Ika na wala siyang kasamang father, wala na rin yung mama niya. Minsan yung mga apo kasi na-overpower nila yung lola nila. Lola lang yung kasama niya at ibang tito. Hindi ko expected na diretso pa rin siya, na talagang ispe-preserve ko yung sarili ko, mamahalin ko yung sarili ko, ingatan ko yung sarili ko. Nandun siya. Bihira yung batang ganun. Walang mga magulang, pero buo. Wala ka narinig sa akin. Wala akong sinabi sa'yo. I never doubted you, girl. Never, never. Never ako nag-doubt sa'yo. Alam mo yan. Sino mga nagsalita sa'yo? O, si Mami Kat. Sino pa? Ate Pei. Si Ate Pei. O, sino pa? Si Ate Mikay. Sino pa? Si Mama Marie, maraming sinabi. Oh. Intact. Wala, intact si Ika. Very good, nakaka-proud. Okay guys, mabilisan na meeting lang. Nagpatawag ako ng meeting ngayon kasi in-announce ko sa inyo yung nangyari nung nakaraan kay, ano, kay Ika. Kasi hindi ako nag-announce si Ate Marie. Tapos, ngayon kailangan i-announce sa inyo yung punta na kami ng ospital. So, nabit na rin namin si Dr. Teng at tinignan kung ano yung case ni Ika, kung nag-sign ba siya na totoo o hindi. Kasi kailangan natin, di ba? Sa pregnancy test niya, possible daw kasi talaga na dahil saturated yung ihi niya na kaya nagkaganon. So, dapat talaga meron pa siyang test na gagawin sa kanya. Pero, ang unang step ay tinignan talaga yung private part niya. Kasi nasabi niya talaga kahit kay doktor, wala. Kay doktora, wala. Wala po. So, pagkatingin sa ano ni Ika, hindi na kailangan pregnancy test ulit. Kasi pagkatingin naman sa private part niya, talagang intact pa siya. So may hymen siya, virgin pa talaga si Ate Ika. Nagsasabi talaga siya ng totoo na wala talaga. So hindi ka na parang pumunta sa mag-pregnancy test ulit. Kasi mo pwede nga naman magka-error. Dahil ano siya, diagnosed talaga siya as may PCOS. So pag may PCOS ka pala, pwede nga sa ihi mo magka-positive, magka-negative, nag-error-error siya. So ganun ang meron kay Ate Ika. Kaya palagyan yung face niya, tapos tumataba siya, tumataba kahit anong diet niya. Tapos masyado siya mabuhay, mga ganun. So ano, hindi siya buntis, anak. Hindi siya buntis, te. Kasi pag check talaga naman, intact pa talaga. Andun pa yung hymen niya and all. Wala talaga siyang ano. Hindi siya nagsisinangaling. No, the proud din naman din ako sa kanya. Sinabi ko din sa kanya na proud ako sa kanya kasi ala, ganun yung nangyari. Siyempre, bina-check ko na. Dahil sa first step. Pagkasabi ka ng totoo, kung may sexual intercourse ba, eh wala. Wala kahit auntie, eh wala. Talaga. Pero siyempre talaga yung sarili niya, wala siyang ginawa. Yung sinasabi ko lang din sa inyo, siyempre, sa yung stress natin nung nakaraan. Kahit ako, nabunutan ako ng ano, na parang pakiramdam na, uy, pamamaya may buntis na naman sa bahay na ano, baka tayo masisi ng lola niya pag may nangyaring ganyan. Ayun. Mga kayo, may masasabi ba kayo o ano? Ay, maganda na, hindi siya buntis. Mm-hmm. Sorry, ate, na was kind of a bit kasama kasi kitulutin. Okay lang, anak, kasi kung nakakita talaga ng PT, nag-positive, iisipin mo. Kasama ko ta, kasi talaga siya sa si Ando. Tsaka nag-gazin talaga ako sa kanila. O, oh, ikaw, ate, ikaw, may sabihin ka ba sa kanila? Ay, gusto ba kayo sabihin? O, oh, ano, Mami Kat? Hinuhusgahan niyo po ako agad? Tignan niyo. Ako ba din yung tama? Ate Mikay, Ate Pei, Mama? Ay, initial reaction ko to dahil. May karapatan ako na mag-react agad ng ganun. Kahit sinong matanda na kasama mo sa bahay, magre-react ng ganun, mag-uramentado kasi iniisip ang future mo. Kung mag-react man ako agad ng ganun, normal ko yun. Mag-OA talaga ako. Kasi hindi kaya mag-OA ni Tony ng reaksyon. Andun agad kami, sa pag 60 years old ka na. Maraming salamat, sige. Bilang magulang, ika ganun talaga. Pasensya ka na, pero concerned kasi ako. Lahat naman eh. Ano, Mami Kat, ang dami niyo pong sinasabi sa akin na pati po kayo makapagsalita ngayon. Ate Mikay, sinasabi mo pong kakilala ko. Ate Pei, ang dami mong sinasabi sa akin na baka ano, umamin ka na, okay lang yan. Gosh. Malamang, concern sa'yo eh. Pero inusgahan niyo pa din ako. Hindi ganun yun. Tsaka Mami Kat, huwag mo akong igayad sa'yo. 17 pa lang, nabuntis agad. Ay, aking magagawa dyan, ano yan? Pag i-invalidate yung feelings ng bawat isa, sige. Galit si Ika eh. Siyempre, kahit sino man nakasagahan.
Wala mo siya natanggap ng salita. Kahit ako, wala akong ano. Kung ano, may gusto kayong sabihin, sabihin nyo na. Ay, papi, ano, galit si Ika. May kay. Wala akong sabihin. Wala akong sabihin. Papi. Wala. Hindi kayo mag-sorry. Siya pa eh. Hindi pa akong dapat mag-sorry sa kanya. Bakit? Siyempre, concerned lang naman ako sa kanya ngayon. Ikaw ano? Sorry po ulit natin. Ay, kate. Hindi ako ng pasensya. Pasensya. Okay. At least, alam natin pare-parehas. Ako lang din naman masasabi ko eh. Nung nakita ko na yung resulta eh, nagulat ako siya, pinaproud ako sa kanya. Yun lang din. Next time, magpaglaruan niyo yung drug test. Positive, no? Sige, tulog na po ako. Bye. Oh, ano ngayon? Eh di pahiya kayo, di ba? Bakit kami magsusorry? Bakit hindi si Papi pigain mo? Total siya yung maraming sinasabi sa'yo, di ba? Masyadong maangas to si Ika. Salamat ka, minor ka. Kung hindi, gugupitan din kita ng ganito. Baka mas maikli pa. Ay, totoo yan, di ba? Kasabihan ng matatanda kapag ganyan kalandi yung bata. Kalbuin talaga. Ako? Eh, hindi ko nga naisip na nagsinungaling si Ika. Halata naman na mula nung una pa lang, nagsasabi na siya ng totoo. Kitang-kita naman sa IPO pills niya eh. Nagde-delay, parang mens niya. Oh. Ate, galit na galit yan. Ang dami sinumbog sa akin yan. Hinanap sa akin yan. Hinanapit ng sinopen sa akin yan. Siyempre, hindi siya makapaniwala makatanggap siya ng mga salita sa sarili niyang family. Pare-pares lang naman tayo nagkamali. Ano na lang. Hindi mo yun na-expect eh, di ba? Hindi, pagbibigyan ko nga siya mag-inartir ng ganyan. Nagulat lang din naman ako. Siyempre. Bye. Angas pa kasi ni Papi nun eh. O tama na, sa loob kulo mo, ganyan-ganyan-ganyan. O yan tuloy. Kumulok tuloy. Wala tuloy sa loob yung kulo niya. Ikaw ang kumukulo. Ayun na mo. 3 kids, what a life. Kala mo kung ano yung itsura mo, burn, ganun. Ganun yung mukha niya siya, burn, papi, burn. Kasi ko nag-aalam ka lang. hindi yan. Ano lang, nasa isip ni Hapeng yun, lintik lang, walang ganti. Ano po na isasagot mo niyan? Okay, sige, tingnan natin kung masikit yung anak mo sa mga anak ko. Sinabi mo na yun, sinabi mo na yun. Ganyan eh. Kayaan mo na, mukha kang isa si Ika sa mga anak niya. Piski pa lang eh. Ayan yun, lilipas din yan. Kasabi ko natin si Ika. Pay, ang panghi mo ngayon. Ang panghi mo ngayon. Gusto ko lang sabihin ko eh. Ang panghi ng itsuro mo ngayon. Wala ka na mo ba? Matapagal na mo kay Paye.